Okay. At alam ho natin ngayon, talaga namang marami hong, okay, marami hong apektado ngayon sa nangyari ngayon sa ating bansa, kaugnay pa rin sa pandemic, itong COVID-19. Marami sa ating mga kababayang Pilipino ang talagang naapektado at maraming nawala ng trabaho. Kumbaga, talagang maraming mga nagugutom ng mga Pilipino, bagamat tinutulungan ating gobyerno ang ating mga kababayan, dahil nga sa tayo ay nasa ilalim ng general community quarantine, at marami pa rin mga ika nga mga kababayan na dapat nating tulungan. Dahil dyan, isa na rin sa masasabi na tumutulong sa ating mga kababayan ay ang Kapa Ministry International, kung saan nga ay ang founder dyan ay si founder Dr. Joel Apolinario ang sinasabi tumutulong sa ating mga kababayan. At dahil dyan, tawagan nga natin at kapanayamin natin, kamustahin natin si Pastor Joel Apolinario. Okay, nasa linya. Magandang hapon po, Pastor Dr. Joel Apolinario, sir. Kamar Batigas po. Okay, magandang hapon din sa iyo, Sir Mar, Kamar, no? At magandang hapon din sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at lalong-lalong na dito sa programa mo. Apo. Dr. Joel Mar. Apo, tayo po ay live nationwide at worldwide, Pastor. At marami ho kasi nagre-request sa amin na kayo'y aming makapanayam at talaga namang hinahanap kayo ng inyong mga miyembro na inyong mga natulungan. Una po sa aking katanungan, Pastor, nabalitian po namin nagpa-presscon ang Securities and Exchange Commission na sinasabi nila na hindi naniniwala sila at imposible daw na ma-sustain ninyo na mabigyan ng 30% of blazing ang mga members ninyong dyan sa Kapa, na kung saan ay voluntaryo na donation galing sa Kapa, na sinasabi ng mga negosyanteng nakausap ng SEC na imposibleng kumita ng sabihin na natin 40 million or 100 million a day ang inyong negosyo. Ano pong masasabi nyo rito sa sinasabi ng SEC? Okay, so magandang tanong yan. Mm-hmm. At pinapalamatan natin ang pagkakataon ito na kung saan pwede natin mapahayag doon sa lahat ng ating itong magiging kalagayan ng ating organisasyon. Mm-hmm. Unang-una, doon sa ating mga mapahayag ng mga broadcast, ko naman talaga sinabi na magkakaroon tayo ng income na 100 million a day, no? Wala po akong sinabi noon. Meron akong matandaan na sinabi ko na 100 million a month, dahil doon sa ginawa kong halimbawa, no? Sinabi ko doon na halimbawa na kung magkakaroon tayo ng halimbawa mag-operate, no, balik yung ating mga negosyo, like for example doon sa ating fishing, mm-hmm, doon sa ating mining, mm-hmm, doon sa ating wood industry, at saka yung sa egg farm, yung ating banana plantation, at yung ating palayan, then yung ating breeding plan, no? Mm-hmm. So, yung sinabi ko noon, sinabi ko doon, halimbawa, dahil pag mag-income na yun, halimbawa, magkakaroon tayo ng malikon, no? Makalikon tayo ng, halimbawa, 100 million dahil sa mga businesses na yun. So, pwede na natin yung 100 million ibigay doon sa ating mga membro, balik, you know, sa kanila yung mga pera na naibunot nila dito sa Kapa, dahil yun din naman yung kagustuhan ng ating gobyerno na maibalik, you know, yung mga pera ng
mga miyembro na kung saan eh, ngayon ay talagang nakaranas na ng sumsum na kahirapan. Tama. Oo. So, yun lang yung matamaroon, yung natandaan kong sinabi ko na halimbawa magkakaroon tayo ng 100 million doon sa ating mga negosyo, so pwede na natin maibalik. No? Pero hindi ko naman talaga sinabi na magkakaroon tayo ng 100 million a day. So pag mayroong mga taong nagsasabi noon, hindi ko po iyan sinasabi no, na magkakaroon tayo ng ganun income. Kung titingnan natin yung mga, kung pagbasihan natin yung mga negosyo, so hindi totoo na sinabi ko yung ganun yung statement, no? So ang sa atin na lang dito, unang-una, ginusto natin na maibalik, no? Yung, kaya ginawa natin yung sa mutual campaign, hingi o hiling doon sa ating Pangulo na maibalik yung ating operation upang kahit papano ay buwan-buwan meron tayong masuod na malutas na problema doon sa ating mga Philosoph Center, no? Nationwide. Tama. So yun yung sinabi ko, at kahit ano yung halimbawa may mga tao talaga na sasabihin nila na hindi sila maniniwala na makapagpustos tayo makapagbigay tayo at lahat na mamigyan ng mga tao, kahit naman hindi tayo maniwala, pero what matters most is yung actual na sitwasyon na habang tayo nandun pa ng nag-work pa yung ating ministry, for 6 years naman, ay ang very proud to say na wala talagang nakulangan. Okay. So whether it is impossible for individual, but for my own experience, no, kasi pag sasabihin nilang imposible talaga mataguyod natin at maiprovide at masustain yung binigay natin doon sa ating mga binigay natin blessing, no, doon sa ating mga miyembro, pero makikita natin more than 6 years posible pala. No? So kung sasabihin naman na yung kahit anong calculation, no, kahit anong calculation, hindi talaga at imposible. Na ako, yung iba magsasabi na imposible. Sa akin naman, sasabihin ko, posible. Ngunit, pariho kami may argument. Siya, imposible. Sa akin naman, posible. So, kung titingnan natin yung dalawang argument na yun, saan tayo kukuha kung sino talaga yung nagsabi ng totoo? Kasi, pariho tayo, no? Halimbawa, sa'yo, Kamar, sasabihin nyo, imposible na makasustain at makapagbigay ako. So, maybe, pag imposible, isang buwan, imposible talaga yan. Dalawang buwan, hindi na yan aabot dahil imposible na. Diba? Tatlong buwan, hindi din yan aabot dahil imposible. Sa akin naman, dahil posible, so, umabot yung isang taon, nakapag-sustain pa rin ako. Umabot ng tatlong taon, anim na taon, nakapag-sustain pa rin ako. So, meaning, posible para sa akin. E pareho tayo may argument. O, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? O, ikaw ba? O, ako? E, pag malilito tayong dalawa, no, pag malilito tayong dalawa kamar, ang gagawin natin, doon tayo sa actual na practice. So, doon sa actual na practice, imposible pala. Dahil umabot ako ng 6 years. Opo. O, sa, kung imposible naman talaga, 1 month, hindi na yan makasurvive. 2 months, 3 months, 6 months, hindi na yan makasurvive. Ngayon, pag sasabihin mo naman sa akin ngayon,
Damar. Opo. O, halimbawa, sasabihin mo sa akin na darating ang panahon na talagang maputol at hindi na ako makasustain. O, ngayon, ang tanong ko din, kailan yung panahon na yun? Diba? Opo. Kailan yung panahon na yun? Dahil sasabihin mo, hindi ko magkapag-sustain 1 year. E, lagpas na nga 1 year. Sasabihin mo, 10 years. O, 10 years. O, sasabihin mo 10 years. E ngayon, hindi pa nga ako umabot ng 6 years. Ng 10 years, dahil 6 years pa lang. Pero doon sa aking operation, doon 6 years, napakasig na yung aming takbo. No? Wala ni isa na kulang. So, o nakulangan o hindi nakatanggap. Meaning, napaka-sustainable talaga yung ating ano, pagdating ng 10 to 20 years, eh, lalo na pag darating tayo ng 10 years at tingnan nga natin, no? Within my 6 years of operation, napakarami kong na-put up ng mga businesses. How much more kung dagdagan pa natin ng another 6 years, so magiging times 2 yung mga businesses ko. Wow. Eh, lalo na pag dagdagan pa natin ng ilang taon. So, mas lalaki at lalaki yung aking mga businesses na magkapag-sustain pa rin doon sa ating, ano, doon sa ating, halimbawa, yung ano, yung lobster, eh, doon sa China, meron kaming nakausap na 6 to 7,000 ang bawat isa noon, no, sa China. So, yung isang kilo, yung dalawang kilo, basta yung isa, aabot ng 6 to 7. Iwan ko lang kung totoo, pero doon talaga sa China, yung lobster, mahal. Mahal, ano? Ngayon, meron kaming 1 million na species ng yung mga punla ng mga lobster. Oh, dami nun. So, lumaki na yun. Ang problema, nung na-stop tayo, hindi na natin na lagyan ng feed, so namatay. Pero kung titingnan natin, yung 1 million, eh, ang target namin noon, 6 million yung punla na, sasabihin na lang natin punla, no? Dahil, laking pera, no? Yung ano ba, yung maliliit na mga lobster. Oo, yung ano yan, okay. Similya, Pastor, similya. Similya. Similya na mga lobster. Ang target namin noon, 6 million. Wow. At meron na kaming 4 million na lobster na ano, na mga similya. Na talagang nilagay na namin doon sa caves. Eh ngayon, hindi na na-provide ng caves dahil yun na nga, na napasinto tayo. So namatay yung mga lobster na yun. Sayang. Pero doon lang sa lobster na yun, 6 times 7, nato 37 million siguro yung aabutin nun. Or, ano yun? Around 420 million. Oh, 420 million. 6 times 7, 42. Oh, 42. No? 420 million. So, 420 million. Yun, laki. So, kalahating bilyon. Napakalaki. Nakaka-afford na ako doon sa akin. Sa 6 million lang yun. Yan, limbawa mag 20 million yan. So talaga, meron ako mapagpunan talaga, no? Kung sana hindi tayo napahinto, no? Sayang. Yun, namatay. Sayang nga yung mga kumilya ng lobster dahil namatay at tunto na lang yung napakinabangan natin. Pero talagang hindi na nabunta ng malaki dahil namatay nga. Dahil pag wala nang maipakain, problema yun. Napakalaking Pastor, pag yun ay 420 million na itulong mo sa mga miyembro ng Kapa yun, ay nako, matutuwa ang mga miyembro mo. Oo naman, oo. Dahil sa mga businesses natin, mukhang meron talaga tayong mapagtunan. Kaso, we are on the starting point of soaring high, kalagitnaan, napahinto tayo. So, talagang pilay na pilay lahat.
tingnan natin, yung banana plantation na lang, nabubulok na yung mga saging at pinanakaw, buti na lang, nung nagkakaroon ng cease and desist order, linagyan nila ng gwardiya doon para mapangalagaan naman yung natatayong ng mga saging. Ay wala, dininataw lang ng mga tao at nabubulok yung iba. Pati yung 3 million plus na breeder, no? Ninakaw ng unidentified person. So yung napakalaki ng problema. So ninakaw nga yung breeder, yung mga bunga pa hindi ko nanakawin. Talagang nagkakatiwangwang at nasasayang lang yun. Pero yung mga pera na yun sana, kung nandito pa at naiipon pa natin, malaking tulong yung million. Ngayon nga, pati 1 million, napakalaking tulong na yan para sa mga membro natin, no? At kahit hindi mga membro, pero we are focusing naman doon sa mga members natin. Kasi sabi din niya ng Panginoon sa Galacia, no? Unahin muna pag tulong yung mga members bago pa doon sa iba, no? So ngayon napakalaking pera kung tutuusin at makakapag-sustain talaga dahil pagsasabihin mo naman sa akin, Kamal, na ikaw yung matalinong tao o sa Pilipinas. So, sasabihin ko naman, kung dahil sa talino mo, ang nangyari ay hindi ka makasustain, so hindi ka makakatalo doon sa idea ng 5 million katao. Okay. Ang ibig bang sabihin, wala din akong mga accountant na mga membro. Meron na tayong mga abogado, meron na tayong mga CPA, meron na tayong mga retired judge, meron na mga members. So, meron din naman silang otak. Pero bakit sila nagpamimbro? Dahil kitang-kita nila na nakaka-sustain talaga. No? So, maliba na lang doon sa mga tao na mag-iisip sila ng negative, wala tayong pakialam doon dahil opinion din nila yun na negative. Pero sa mga positibo naman, na naniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon na talagang makasustain, no? Sa akin, bilang isang pastor, punong-puno ako sa pananalig sa ating Panginoon na bigyan talaga ako niya ng tinatawag na himala at kapangyarihan na makapag-sustain sa grupong ito, dahil sabi naman ng Panginoon na kung ang grupong ito ay hindi sa kanya, ay mawawala yan. Pero kung sa kanya, magpatuloy yan. Oo, ngayon, nagpatuloy na yung aking tinatawag na sustainable source para doon sa ating mga membro dahil sa kanya to. No? Maliba na lang doon sa hindi naniniwala na tayo yung isang alagad ng ating Panginoon, so wala tayong ano dyan. Pero habang tayo po ay naniniwala na nandyan ang Diyos na tutulong sa atin, sabi nga ng Panginoon, pag siya ang nananalangin at nagbigay ng biyaya, ito'y umaapaw, siksik, liglig, at umaapaw. Wow. So, yun yung mga blessings niya. Ngayon, pag hindi ka naniwala doon, di wala tayong magagawa doon dahil yun yung paniwala mo. Samantala, yung Panginoon nga, tingnan mo sa Lucas 9:12, no? At nagpasimulang tumining ang araw at nagsinapit ang 12 at nangagsasabi sa kanya, palusin mo ang karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupain na nasa palibot-libot at mga napapanuluyan at mga kakuha ng pagkain. Sapagkat tayo'y nangarito sa isang ilang na dako. Natapot, sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila, wala tayo kundi limang tinapay at 2 isda.
malibang kami magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito. So, dalawang isda, limang tinapay. Okay. Yun yung ano. Ilang taong pagkakainin noon sa dalawang isda at limang tinapay? 5,000. Hindi pa kasali yung mga bata at saka mga babae, yung taong tinutukoy doon, mga lalaki lang. Eh ngayon, napakain ng Panginoon sa pamamagitan ng 2,000 isda at 5,000 tinapay. Kahit anong times, no? Kahit anong multiplication na gagamitin mo doon, hindi talaga ma-fit doon sa mathematical expression. So, kahit anong pang-addition. Ang ibig niyo po sabihin, ay talagang may bindisyon ng Panginoon at hindi nga makuha, hindi maisplika kung paano mo gagawing pagkwenta, ay hindi maisplika. Pero dahil may tinatawag na banal na bindisyon ng ating Panginoon, ay magagawang mabigyan ng tulong ang 5,000,000 miyembro ng KAPA. Tama po ba? Oo, tama po yun. Dahil ako po yung nananayog talaga, nabigyan ako ng bindisyon ng ating Panginoon na kung saan matutulungan ang lahat ng mga miyembro. No, sa pamagitan, tingnan mo, may ibang mga grupo dyan na parang bula, mawawala lang. Diba? Dahil hindi yan sa Panginoon. Bago naman ang KAPA naging ganito, may mga ano naman, may pinagkumparahan sila sa akin, yung Amans daw, at yung consisting, at yung iba pa na mga scam, no? So, bakit sila nawawala? Dahil hindi sila sa Panginoon. Okay. Dahil yung sa kanila, personal, yung kanilang mga ginagawa para sa kabutihan nila at para sa paunlaran nila ng kanilang sarili. No? Hindi sa pangkalahatan, kaya nawawala na parang bula. Mayroong iba dyan, isang buwan lang, dalawang buwan, tatlong buwan, pinagamahaba at pinagamataas yung 6 months lang. Okay. Nawawala sila dahil hindi sila sa Panginoon. Pag ikumpil sa KAPA, tingnan mo, umabot tayo. At saka, nagkakaroon talaga ng problema yung mga yaon dahil hindi na po sila nakapagbigay. Kaya nagkakaroon ng mga kaso. Iba ang sitwasyon ng KAPA dahil walang nagsampa ng kaso, nagiging ganito kami. So wala namang nagrabyado. Wala ni isang nagrabyado at wala ni isang nagsampa ng kaso. Yung mga nagsampa nga lang, doon naman, pag doon sa pinahinto tayo, no, umabot pa na 1 buwan, 3 buwan, kasi nagugutom na yung mga membro, so kailangan na nila talaga ng pera, wala silang mapuntahan. Takot silang pupunta sa mga bangko. So, ayaw nilang ransakin yung mga bangko. Mm-hmm. Sa katunayan, andun yung mga pira natin. So, pero takot sila. Ngayon, hindi naman sila takot sa akin. Kaya, yung iba, nagsampa ng kaso sa akin kahit wala dito yung pera. Mm-hmm. Kasi, iwan ko kung ano ang pumasok sa kanilang isipan. Dahil, alam naman nila na na-trace an account. Opo. Nabili natin ng mga negosyo na naparalita ngayon. So, bakit ako pa yung kakasuhan ninyo? Okay. At dahil doon, alam mo, sa katunayan lang, meron kasing mga instances na ayaw ng mga membro talaga na magpapaso. Okay. Pero mayroon mga tao na talagang umiinggan nyo at nanginggan nyo na pakaso kayo para magbibalik yung ginawa nila. Ikapital nila yung para mabalik ang inyong mga pera, pakaso kayo. Tingnan nyo. So sila na ngayon yung nag-i-invite. So, sige, pakaso kayo. Yung mga membro ko, hindi naman sana magpakaso. Ibang akala nila na pag magpakaso sila, maibalik yung pera nila, kaya nagpakaso yung iba. So nasunsunod ang mga tanong, naibalik ba yung pera nila? Hindi naman. Pastor, bago ako dumako sa aking pangalawang katanungan, ay shout out po muna sa 300 na 297
na mga nanonood sa atin at karamihan ay binabati ka at sila'y nananawagan kay Pangulong Duterte na maibalik nga ang operasyon ng Kapa dahil umaasa sila. Karamihan talaga dito gusto nila maibalik ang Kapa. Anong reaksyon mo para bago yung pangalawa kong katanungan? Napakaganda, no? Napakaganda yung mga panawagan nila at ganun din naman yung ating panawagan, no? Ang ating panawagan ko sa ating mahal na Pangulo. Eh wala naman talaga tayong ano, no? Wala naman talaga tayong masasandalan, no? Kundi ang ating Pangulo lang, dahil meron naman sa ngayon, meron siyang tinatawag na yung Hill, ano yun? Hill Bayani One Act. Oo, Hill as One Act. Na ito'y ginawa ng ating Pangulo upang maka makabangon tayo. Mm-hmm. So ito naman ang sakapa naman doon tayo dumulog, no, para matuloy na rin yung ating mga membro, dahil alam mo sinasabi ito ng ibang mga kritiko natin na kung magpatuloy raw ang Kapa ay babagsak daw ang ekonomiya. Bakit naman? Oh, mga opinion din nila yun, na babagsak daw ang ekonomiya. Tingnan natin bakit sinasabi kong opinion nila yun at walang katotohanan. Hmm. Bakit? Nung nag-operate tayo doon sa Alabil, no, sa Rangani Province, doon sa Jinsan, malapit sa Jinsan. Mm-hmm. Nung primero tayong, unang-una tayong dumating doon sa lugar na yon, wala talagang masyadong tao, establishment. So parang isang lugar lang na hindi masyadong crowded. Tsaka walang masyadong tindahan. Ngayon, nung dumating ang Kapa, dumami yung mga tindahan. Nagkakaroon na sila doon ng tinatawag na MacDo, mga siguro Jollibee, para wala. Pero umum lang talaga yung ekonomiya doon. Lalong-lalo na doon sa Jinsan. Dahil nung una-una kaming pumunta doon, yung cases ni Atunday Sano, nung nag-shopping kami, nung una, kaming dumating doon, ako, maliit lang, kunti lang yung tao talaga. Kunti lang yung tao sa mga malls. Ngayon, nung dumating yung Kapa, punong-puno lahat ng mga department stores. Yung bang sasabihin natin, nababagsak ang ekonomiya? ngayon, tingnan mo ngayon yung mall ng Jinsan, na wala ng Kapa. Para mga langaw-langaw lang yung mga tao doon. Kunti na lang yung mga nagsa-shopping, lalo-lalo na ngayon na COVID. Napakaganda at yung kung hindi pala sa Kapa halos wala palang papasok doon sa mall doon sa Jinsan ba yun, sa Mindanao? Correct. Oo, doon sa Jinsan. Maliit lang talaga ang tao, no, na nagsa-shopping. Ngayon, nung dumating ang Kapa, naku, pulong-pulo. Ngayon, tingnan mo. Nung nakapasyal ako doon, nawala ng Kapa, yung mga tindera, yung mga cashier, nag-text-text na lang. Walang customer. Pero, nung nandun pa ang Kapa, naku, hindi makaupo yung mga napaka-daming tao na nagsa-shopping. Ganun din naman sa lahat ng mga lugar na mayroong Kapa. So, ibig sabihin, mali yung sinasabi nila na kung nandyan ang Kapa, babagsak ang ekonomiya. Tingnan mo lang kung ilang tao ang nandoon nagsa-shopping. At ito pa, noong nandoon ang Kapa sa Jinsan, walang bakanting raptor. Walang bakanting raptor. Dahil ang daming kumukuha ng raptor na yung sa yung pick-up ng Ford. Naku, walang bakante. Lahat. Pati yung Toyota. Talagang napakadaming nag-u-order. Ngayon, tingnan mo. Wala. So, talaga makikita natin na itong Kapa na to ay hindi siya maging dahilan na babagsak ang ekonomiya, kundi
lalago ang ekonomiya. Iyo. Dahil ang daming, wala nang restaurant na nagiging baka dito doon. Napaka gandang tingnan dahil punong-puno yung mga department store at panay yung noong una, yung mga tao, hindi nakapupuno doon sa cart. Pero pag nandoon na ang kapat, naku, sobra-sobra, pag dalawang cart yung binit-bit ng mga customer. So ibig sabihin, yung mga pag-iisip o nag-iisip na kung nandun ang kapag babagsak ang ekonomiya, mali yun. Mali, ano? That is their own opinion. Hey. But they are still entitled to say that because that is their opinion. Pero kung titingnan natin sa actual na sitwasyon, nato, napakaganda ang ekonomiya. No. Okay, yep. Wala na nang, wala na nang. May katanungan. Ano-ano po? Gaya nung paano mo po sasagutin ito at ipapaliwanag, nanonood po sa atin ngayon ang buong mundo at shout out po sa 328 na nanonood ng live nationwide dito. Bukod pa po yung nanonood sa buong mundo, hindi pa naka-register dito. Ang tanong po nila, paano mo sasagutin yung kahilingan mo kay Pangulong Duterte na makapag-operate na ang Kapa? At sinasabi nila na ito'y isang paraan daw ng panluloko at paggamit sa pangalan o mga miyembro ng Kapa. Pakipaliwanag nyo nga po yan. Kung titingnan natin at tatanungin natin ang mga miyembro, kahit isa, wala talagang magsasabi na sila ilinoko. Mm-hmm. Nung nandun pa yung operasyon, kasi wala ni isang hindi nabigyan. Lahat nabigyan. Lahat na bigyan at kung magtanong ka noon, talagang ikaw pa sasabihan nila na mag-join ka dahil kami umangat ng aming buhay. Tatanungin mo yung, mayroon ba akong linuko na tao na, alimbawa, pag namimbro ka ng Kapa, nagkakaroon ka ng sasakyan, nagkakaroon ka ng sariling bahay, linuko ba yan? Oo. Ngayon, pag sasabihin mo, kasi yung binigay mo, galing yan sa ibang tao. Kaya, kawawa itong isang tao. Ang tanong, ito bang isang tao, mayroon bang naging kawawa sa panahon na masigla pa ang aming operasyon ng aming ministry? Mayroon bang umayap na kawawa? Ikaw lang yung nagsabi na kawawa eh. Diba? Ngayon, kung titingnan natin, wala nang naging kawawa doon dahil itong isa nagkakaroon din sa sunod na buwan na kanyang matatanggap. Tsaka so, wala talagang naging kawawa. Ibig sabihin, wala po akong linuko na kahit isa at hindi po ito panluloko. Dahil kung panluloko ito, diba, wala sanang mga membro na susuporta sa akin. Halimbawa, mayroong English yung aking lolo Kamar. Opo. Sabi ng lolo ko, you can fool me once, but if you will fool me twice, okay, you are a fool. Okay, ganito yun. Ngayon, ikaw Kamar, linuto kita. Ngayon, susuporta ka pa ba sa akin? Hindi. Hindi, 100%, hindi talaga, dahil linuto kita. At kung lulukunin kita, pangalawa, ako na yung luko-luko. Opo. Diba? O, ganun yun. E ngayon, tingnan mo ang halos lahat mga membro. Kung sila'y minuko ko, di dapat hindi na sila sumusuporta sa akin. Tama, oo. O, hindi na sila nagsasabing, God bless you, Pastor. Opo. O, mayroon bang minuko na sasabihin pang God bless mo, magluluko kong Pastor sasabihin? At siyang nanonood, Pastor, ang nanonood sa ating ngayon live, 350 live ha. At ang pasalamat sila at tuwan-tuwa sila sa iyo, tinihiling nila sa Pangulo na dapat maibalik ng operasyon ng Kapa. Mm-hmm. Oh, yung 300 na yan. 330. Kung linuko po yan, magsasabi pa ba sila na maganda para sa atin? Mm-hmm. Diba? Sino lang naman itong nagsasabing ako'y manluloko? Eh, hindi naman mga membro yan. Normal, tama. Nasa sabihin ng hindi mga membro,
na sila sila magsasabi na magluluto ako dahil hindi sila niminsan nakatikim at hindi nila ako kilala. Pero doon sa mga member ko na tunay na kilalang kilala nila kung sino ako, eh, kung tutuusin, tingnan mo dyan, Kamar. Opo. Di ba mayroong mga membro na umiiyak? Meron. Dahil sa awa sa akin. Ngayon, kung linupo kita, iiyak ka ba? Tama. Opo. Na maaawa ka sa akin? Di ba? Pastor, padami na padami yung nanonood sa atin ngayon. Kulang lang na 400 yung nanonood. At gusto ko sa akin ang balik ang kapa eh. Oh, ikaw Kamar, halimbawa ikaw, kung linumuko kita, sasabihin mo ba sa atin na God bless Pastor, we support you? Ay, magagalit ako sa'yo. Oh, siyempre naman, dahil linumuko kita. Eh bakit ang expression ng mga membro na God bless you Pastor, we only support, bakit? Dahil hindi ko sila linumuko. Yung nagsasabing ako'y manluluko, yung mga tao na hindi po membro. Yeah. Pero kung membro ko lang yan at tunay at totoo, dahil meron din nagpapamembro-membro eh. Meron din tao parang membro din sila, pero yung pala'y naghahanap lang ng butas, no? Okay. Marami naman dyan, alam naman natin ha. Pero buwan-buwan, sila'y tumatanggap ng tulong ko. Nag-i-enjoy sila. Pero ang nangyari, maghahanap lang sila ng butas kung paano na ito mabutasan. So, ano naman, trabaho din naman nila yon. At hindi naman, hindi ko ako na ano, na dismaya, dahil trabaho nila yon. Dahil hindi sila mabubuhay pag hindi nila gagawin yon. Pero, ang ibig ko lang sabihin, na ang mga tao na nagsasabi sa akin na ako'y manluluto, sila yung hindi membro. Pero yung tunay ko talaga na membro Kamar, ay talagang sumusuporta sa akin. Pastor, yung patunay, context, ano? Ang sabi nila, nagpapasalamat kami kay Pastor Apolinario dahil sa kapa na naalis yung aming mga utang, yung mga pagkakalubog namin sa utang, naalis at nahango kami sa kahirapan. Halos lahat ganyan yung mga text eh. Oh. Yung nag-text dyan, ha? Linuko ko ba yan? Oh, di ba? So, hindi naman sila mag-text kung linuko ko sila. Tama, magagalit. Ibig sabihin, itong mga membro ko na 5 million ka mga membro, sila yung nagpapatunay na hindi ko sila linuko. Opo. Ang problema lang, dahil mayroong mga tao na sasabihin nila na manluluko ako, inaniwala naman yung ating gobyerno na ako'y manluluko, kaya napahinto tayo. Ayun. Pero kung tutuusin, wala talaga. Magtanong kayo ng mga membro ko na tunay kung linuko ko ba sila. Eto nga pa. Wala. Pastor, ako'y naniniwala na talagang mahal ka ng mga tao kasi lahat dito eh, nakikiusap sa ating Pangulong Duterte na dapat maibalik na ang kapa. Ang iba talaga eh, ang sabi nila, umunlad ang aming buhay dahil sa kapa eh. Correct. Oo, yan ba linuloko ko? Yung reaksyon na yan, eh linuko ko ba yan? Kung, alam mo, Kamar, opo. Kung magtanong ka sa lahat ng mga membro, wala ka talagang mapakinggan na sasabihin nila na ako'y manluloko. Tama. Mm-hmm. So, Pastor, wala na tayo ganong oras. Pangatlo pong tanong ko, kasi ganito, maraming nagtatanong, hindi malinaw sa mga members ang legal issues ng kapa sa kaso nito. Dahil ni isang abogado ng kapay, walang lumulutang para sa mga detalyadong pagpapaliwanag. Pwede nyo bang linawin ito, Pastor, Sir? Hindi naman problema yung sasabihin ka talaga ng abogado. Mm-hmm. No? Basta yung sinasabi ko, sapat na yon na meron tayong mga kaso na na-dismiss na. Yo. Sa katunayan, isa lang po yung kinakaharap natin, yung SRC violation ng Securities and Exchange Commission. Yun na lang po. So, maliban na lang din. Ibig nyo po sabihin, may na-dismiss ng kaso, ha, Pastor? Oo. Meron na na-dismiss ang mga kaso, pero pagpaumanhin nyo lang po mga members. Opo. Na alam nyo naman din ang seguridad ng ating mga abogado
gaya din sa akin, sila din nag-iingat, no? So, yung mga tao talagang gustong-gusto nila na ipapalutan yung mga abogado natin, yung may interest yun sa kanilang buhay. Opo. Ang importante lang ngayon, na tama na yung sinasabi ko at sapat na yung sinasabi ko na meron tayong na-dismiss na mga kaso at hindi ko naman po sasabihin talaga kung ito'y panglulun lang lamang. Sa katunayan, ang hinakaharap natin na kaso ngayon, yun lang sa SRC at yun sa Cagayan na ginawa naman ng paraan ng ating mga legal, no? Mga legal mga abogado natin para maging maano yun. So, meron mga kaso na talagang hinaharap ng ating mga abogado. Pero, yung mga information galing sa abogado, yun din ang sinasabi ko na ito yun. At meron na po akong pinangahawakan, pero nag-iingat lang din po yung ating mga abogado. I hope na maintindihan po natin yun. No, dahil ang panahon ngayon, wala ka na talagang maaasahan na talagang pipino pa. Lalong-lalo na pagkapa yung pinag-usapan. Tingnan mo, Kamar. Opo. Ha? Yung mga malalaking mga istasyon dyan, ayaw sa atin. Pati interviewin tayo, ayaw. Ayaw. Alam niyo bakit kung ayaw? Dahil nag-iingat din sila. O, nawawala na para sa kanila yung freedom of the press. No, yung freedom of the press, freedom of expression, nawawala na sa kanila dahil pag nag-i-express ka sa inyong karapatan, ikakasuhan ka. O, tingnan mo. Nasa ala yung demokrasya natin. O, so, yun, nag-iingat. No, nag-iingat din sila. Pero, sige lang, we hope and pray, Tamar, na hindi ka kakasuhan. Pastor, wag mo kayo mag-alala at ang inyong lingkod ay... Kaya ako yung nag-alala na eh. Alam mo, Kamar. Oo, talagang ako yung nag-alala. Baka kakasuhan ka eh. Wala na talaga tayong freedom dito sa Pilipinas eh. Hindi naman siguro, alam nyo, yung ating programa ngayon ay number one tayo ngayon sa online TV. At sa malakas yung ating programa din, yung ating YouTube channel, malakas sa YouTube, yung Latigo News. Oo. Dahil ikaw lang siguro yung matapang na announcer na nag-accommodate sa atin. Oho. Alam ko naman na yung iba, umiiwas na ma-interview kayo. Ang katwiran ko naman kasi, yung mga nagtitext sa akin ay humihingi ng tulong na ma-interview kayo at gustong-gusto nilang mabalik yung kapa. At katunayan yung Malacañang ngayon ay senior na itong ating interview at sana naman ma-actionan ito ni Pangulong Duterte ang ating interview, Pastor. At yun nga ho, wag ko kayo mag-alala at nakasuporta tayo para sa mga magandang layunin. Wala hong masama na ika nga ma-interview kayo dahil marami ho talagang nagre-request para kayo ay makapagpaliwanag at madinig ang inyong boses at mapanood kayo sa inyong mundo. Yung sinabi naman sa ating constitution, alam nyo, the welfare of the people is the supreme law. Diba? Tama. So ito yung parang welfare ito ng mga members ko. Yung kabutihan ng mga kapatid. It is the supreme law supposed to be. Yan, oo. Tama. Ang nangyari kasi ngayon, mayroon ang pananakot, no? Mayroon ang pananakot doon sa YouTube, magbabasa natin, na yung sumusuporta sa kapwa kakasuhan daw. Nasaan naman dito yung freedom, yung right natin? Hindi. Demokrasya tayo. Yung, diba, hindi tayo diktador niya. Alam naman natin kung ano yung demokrasya. Opo. Sa Pangulong Duterte. Bakit yung freedom niya? No law shall be passed, sinabi doon. Depriving the freedom of expression. Bakit nag-i-express tayo? May law na ipasa. Okay. Nasaan ang demokrasya nun? Diba? Sir, isa pang katanungan bago tayo magtapos. Linawin mo nga kasi importante ito sa lahat at makarating niya sa Malacañang. Yung pahayag mo na pag nabuksan na yung kapa, hindi na kayo maniningil ng contribution o yung tinatawag na yung pagpapalang contribution. Tama po ba ako na wala na mo ng contribution bagkos mag-operate para yung makikitain ay ibibigay sa mga miyembro? Tama po ba?
ano, ano yun, nilinawin ko din na hindi ako maniningil. Yun. At hindi ako kumukulikta. Oh, minsan pa, hindi po ako nangumulikta. Sila po'y kusang pumunta sa atin. Yun. Yung sa fellowship center natin at nag-donate. At yung pag-donate nila, hindi naman sila makapag-donate kung hindi sila membro. Ayun. Well, hindi talaga namin tatanggapin pag mag-donate ka na hindi pa membro. Kailangan membro ka muna bago ka mag-donate. Oh, so yun yung atin. So, meaning, hindi po ako nangungulikta. Yun. Pero to clarify, ganito yun. Pag maibalik yung kapa, talagang ipapangako ko sa ating gobyerno na kung mainit man sa mga mata yung pagtanggap po ng donation galing sa aking mga membro, hindi ko na yung gagawin. Uulitin ko, hindi ko na po yung gagawin. Yo. Ang gagawin ko na lang po ay i-concentrate ang lahat ng mga businesses at ang income noon, halimbawa makapag-ipon ako, ito ha, o halimbawa makapag-ipon ako ng 1 million a month, ano, 100 million a month. So yung 100 million, ito halimbawa lang, kamar, ano, baka ikukot na naman nila. Ang sasabihin ko dito na halimbawa, maka-income tayo ng 1 million a month, so makatulong na yan doon sa ating mga membro na nag-problema talaga. Tama, oo. So yun yung gagawin ko. So uulitin ko, hindi na po ako tatanggap ng donation sa ating mga members na magbibigay pa tayo ng blessing sa kanila. So hindi na muna. Doon na lang muna tayo sa ating negosyo at ma-operate yung ating negosyo, ma-unfreeze yung account natin upang makapagsimula tayo ulit. Magkakaisa tayo ng mga membro, tulungan natin ang ating negosyo na lalago at magkakaroon ng income para okay. Maitulong uunahin natin yung mga bagong maliit na mga center, fellowship center, upang buwan-buwan may masolve tayo ng mga problema. Yun lang, kamar. Opo, Pastor, shout out po, 413 yung nanonood ng live. At ang sabi nila, Pastor, hindi nyo po ako kilala. Maraming nasasabing ganun, pero malaki pong naitulong nyo sa amin. At never ho kaming may nabalita na niloko nyo. Kaya nga, ako yung naniniwala dito sa mga nagtitext na ito na talagang marami hong nagmamahal sa inyo. Pastor, bago po kayo magpaalam, bigyan ko po kayo ng ilang minuto at mahigit po tayo, kulang-kulang isang oras yung ating interview. Huling kuha nyo po, mensahe nyo po sa mga miyembro ng Kapa sa buong mundo. Go ahead po, Pastor Apolinario, sir. Okay, maraming salamat mo, Kasamang Mar, at sa lahat ng mga members po natin, yun nga, pagpatuloy natin yung ating daing healing doon sa ating Pangulo na sana matulungan tayo sa panahon ito, lalong-lalo na managkakaroon ng COVID na wala tayong magawa. Sana naman kung maumpisahan at makapag-income tayo sa ating mga nakatiwangwa ngayon ng mga negosyo, so mapakinabangan natin at matulungan yung ating mga membro na nagitahos na po sa kahirapan. So sana naman po maawa sa atin ang Pangulo at matulungan tayo na ma-unfreeze yung ating mga accounts. Regarding naman sa legalities, meron naman tayong mga pinanghawakan na talagang hinaharap ng ating mga legal personalities, yung ating mga abogado, yung ating mga kaso, at haharapin pa naman natin yung mga violations na ginawa, no? Ang importante lang na ma-unfreeze yung account, ma-reoperate yung ating mga businesses, at ako na may makalabas na ng safety, no? Na kahit papaano meron naman tayo mahawakan na maipagtanggol ang ating sarili kung sakasakalang mayroong mga masamang elemento. So yun lang yung ating hinihingi, na hindi na tayo gagalaw ng mga masamang elemento dahil sa mga tingin nila ay dala-dala pa natin yung mga billions na pera ng ating mga membro. So wala na po yun, dahil araw-araw po tayong naninigay at saka ando na sa ating mga businesses. So sa ating mga membro, konting pasensya po, pagpatuloy natin yung ating dasal
at hilingin natin doon sa ating mahal na Pangulo na sana upang matulungan tayo, lalo't-lalo na COVID na yun. Mahirap, mahirap talaga, no, napakahirap na ang buhay. So sana maibalik na sa atin yung dating atin. Maraming salamat po, Kamar, at maraming salamat po. God bless us all. Thank you very much, Pastor Dr. Joel Apolinario, ang founder chairman ng Kappa Ministry Incorporated. Yan, mga kaibigan. Salamat po, Pastor. God bless you. Yan, mga kaibigan. Dinig naman po natin ang pahayag ni Pastor Dr. Joel Apolinario, ang founder ng Kappa. No? Marami yung nagtitext at shout out po sa mahigit na 400 na mga nanood ng live. Thank you sa inyong panonood sa ating programa. At kung di pa kayo alis, basahin natin yung ibang mga nanonood. Sol Binko, hindi talaga kami niloko ni Pastor Paul Rudel Jr. Go Kappa, walang niloko ang Kappa. Tagal na ang paghihintay naming maibalik. Grace Brigola Rivera, ibalik na ang Kappa. Napakarami po, 417 na mga nanonood. Ang dami. Bambi, mahal na Pangulo, dinggin mo po. Sana ang kahilingan ng nakararami, higit po, sana itingnan ang may tutulong ng Kappa sa marami. So napakarami po yan. Dinat natin kayo basahin yung 419 na nanonood sa atin. Okay, may report tayo.